Audio Jungle. And you guys should know that. Gusto ko lang i-clear na when it comes to Rems, I never assumed. Hindi ako umasa, hindi ako nag-assume. Kasi I have my own reason kung bakit ko siya bilak. And focus ako ngayon kasi bakit? Nabingi ba kayo, guys? Nabingi kayo dun sa fact na nagsinungaling siya sa akin? Nabingi kayo dun sa fact na niloko niya kami ni Ivana? And then why you guys putting all the blame to me? Bakit? Ako, I'm nothing against his feelings for Ivana, and he knows that. And totoo lahat ng sinabi niya sa life niya. I'm a great person. I supported him all the way. I gave him advices when it comes to work, during down times. Andun ako lahat. And wala, I blocked him kasi he made me confused kung ano yung trato niya sa akin. Na-confuse ako doon. And that's my personal reason. And malinaw sa amin, oo, after we stopped talking, malinaw sa both sides na we stayed as good friends. Naging maging kaibigan kami. He supported me sa mga plans ko. I supported him. I lift him up. I cheer him up during his downtimes. And dito ko lang naman nalaman na nagsinungaling siya sa akin eh. And wala na akong paki doon talaga. Dito ko lang nalaman when Ivana messaged me nung pumutok yung issue na yun nga ako yung dahilan kung bakit siya in-unfollow ni Ivana. Nagulat na lang ako kasi ako yung una nag-block sa kanya eh. Night ko siya binlock. Then the next day, Ivana blocked him too. So Nakonek sa akin yung kung bakit ako yung naging dahilan kung bakit siya in-unfollow ni Ivana, pinagselosan, ganyan. Kaya nagulat ako kasi di ko alam kung anong meron sa kanila ni Ivana. If you're treating me as a good friend, fine. Then why will you lie to me that you really have feelings for Ivana? Bakit ka magsisinungaling sa akin? Why will you hide it to me? Which is okay lang naman sa akin, 'di ba? Kayo ba? I felt confused when I knew the truth na when Ivana told me lahat. So bakit mo kailangan itago sa akin, 'di ba? Why are you hiding it? Kung may feelings ka pala kay Ivana, bakit mo tinatago sa akin? Why are you telling me that it's all about for business, ganyan? And ako, wala na talaga akong paki doon. As in, I unfollowed him kasi, alam mo yun, I'm confused kung paano niya ako itrato. So there, ngayon, yung fact na sa akin yung binibigay lahat, sa akin yung binubuhos lahat ng galit niyo. When it comes to Ivana and Rems, wala na akong pake. They have their own reason kung ano man problema nila. Pero yung fact na hindi niyo narinig na niloko niya ako, na nagsinungaling siya sa amin ni Ivana. Bakit? Bakit hindi niyo narinig yun? Bakit sa akin yung lahat binuhos? Na pati yung anak ko din namin nyo. Alam nyo, wala akong balak magsalita eh. I was talking to my daughter last night. Sabi niya sa akin. Pinagsabihan ko siya. Kasi
nakita ko ginagamit niya yung account, YouTube account ng lolo niya para mag-comment sa mga YouTube, sa YouTube na my daughter is fighting for me. Pero yung fact na nagsinungaling siya sa amin ni Iwala, di nyo narinig yun? Binubuhos niyo sa akin lahat. Di nyo narinig yun, guys? Bakit yung tatago sa akin? Bakit yung tatago sa akin na may feeling siya kay Iwala kung we're just great friends? Bakit? Tingin nyo, mag-isip kayo. Bakit yung tatago yun sa akin? And dito ko lang nalaman, nung pumutok yung issue, Iwala message me na kasi wala rin alam si Iwala eh. Wala rin siyang alam sa mga nangyayari. She messaged me to lift me up, to comfort me. Kasi nakarating sa kanya na binabash ako. Ako yung sinisisi. Ako yung sinisisi dahil doon. So, that's the only time. That's the only time that we both knew kung ano yung totoo. Ayun lang. I don't want to ruin anyone's life. Ayoko talaga. Ayokong makasira ng ibang tao. Pero, kung ako yung nasisira eh, I was just asking Rems that time to clear my name. Na baka pwedeng i-clear mo lang na hindi naman talaga ako yung rason kung anong issues nyo ni Iwala right now. And he did that, pero nagulat ako, nag-live siya ulit. Because I told him that I knew everything lahat. I knew everything already. Ayun. So, kung sarado isip nyo, huwag nyo akong idamay. Whatever happened to Iwala and doon nyo sa kanila na yun, huwag nyo akong tanungin. Yun lang. And uulitin ko, I've been a great person to Rems. Pero yung fact na parang pinalabas ako na ako yung umasa, ako yung nag-assume, never. Start about the issue of between me, Claire, and Iwala bago pa yung Iwala na series, bago pa yung Iwala na, or Lovana, bago pa yung BF prank. Me and Claire were already exchanging messages. I'm doing this because these people are getting affected for what really happened. And then these crazy bashes are really, alam mo yun, getting into their lives. Even into their personal lives, hindi lang sa akin, but even for these people, even si Iwala na apektuhan, so parang they don't deserve this bullshit. I deserve this bullshit because I made a mess. Me and Claire started messaging, I think third week of March, and then the Iwala prank happened on April 7. Uploaded April 7, but me and Iwala already talked about the collaboration prior to that, of course. And me and Claire were messaging. Claire is a good person. Alam mo yun? She's a good mother and all. Masarap kausap si Claire. Maganda kausap si Claire. Hindi pa kami nagme-message ni Iwala nito. Alam mo yun? And then, of course, I'm single. Wala. Wala. As in, alam mo yun? Ano yung in-expect nyo sa tao na single? Of course, di ba? Hindi pa ako kumakain, guys, dahil sa nangyayaring to, getting affected about these things. And, of course, as a guy who's single, and it's normal for me, we're vulnerable to a lot of things, of course. Parang nakaramdam ako ng responsibility or purpose why me and this girl were exchanging messages and we're communicating. So I think God wants me to do something for her and all, kasi meron siyang, alam mo, meron siyang, basta di ko na kailangan sabihin yun. And then, of course, okay, so I took that responsibility and, you know, started inspiring her and started exchanging a lot of
good things for her. Na to a point na pwedeng ma-misinterpret and all. Being sweet, of course, I'm a sweet guy. Wala pa si Ivana nito. But I have no plans to commit. Wala akong never ako nagkaroon ng plans para mag-commit. Right? Nung nag-message na si Ivana, I was like, Ivana was really an energy that, alam mo yun, even sabi ko nga sa mga boys na February pa lang, sabi ko, what if, kasi single nga ako eh, sino kaya yung pwede kong, or makaka-message ba, or alam mo yun, makakapag-inspire sa akin. Si Ivana kaya, February pa lang, ina-attract ko na si Ivana. Yung nag-message na si Ivana, here it started, na parang, ano, parang nag-message siya, the feeling was really different. Na kahit nag-message kami ni Claire, the feeling was really different. It's like super different. I can't understand yung kilig, yung pakiramdam. I was really down to do a lot of things with her. First, she asked me, wala ba masasaktan sa mangyayaring to? Even if may kausap ako that time na si Claire, sinabi ko sa kanya na wala. Technically, I'm single. Walang alam si Ivana nun. Kasi wala naman din na mamagitan sa amin ni Claire. Meron ako mga irresponsible words na pwedeng umasa si Claire. But at the end of it, I'm technically single that time. I lied to Ivana na wala ako nakaka-message. Kumbaga parang yung pakiramdam, parang fuck, okay. Hindi siya prank lang sa akin. If acting yung nangyari sa video, yung nangyari sa akin that time was very real. Totoo. Kumbaga kusa, yung pampakilig, hindi na, aminin ko, hindi lang pampakilig yun. Merong nararamdaman yun. Even before, like 2015, alam ko na merong akong pagtingin kay Ivana that time. Pero that time, I have a girlfriend and all. And nung nangyari na, Ivana, we were talking every day. Ivana and me, uusap kami after that boyfriend prank. Talaga nag-uusap kami araw-araw. But then, at the end of it, kausap ko si Claire. Yung nangyari was, I was toning everything with Claire down. Wala akong intention na magkaroon ng relationship with Claire. I want to be a great friend for her. So I want to tone it down. And then, it's not because of si Ivana dumating. It's because what I felt for Ivana. Si Ivana was really my top priority. Like, she's very special to me. To a point na pag nagme-message siya talagang automatic, talagang alam mo yun, masaya-masaya ako mag-reply. Pag mahal mo yung tao, mahal mo yung tao. I decided to love her, to do things that will make her happy and to make her feel special and all. And then the wrong thing was just I hide this Claire thing for her. Kasi ayoko masaktan din si Claire, or alam mo yun, ma-felt bad si Claire. And I'm into this situation already, so I even asked God, anong gagawin ko dito? Ayoko mag-isip siya na dahil kay Ivana, kaya ako tinapos. Hindi. I even lied to Claire kung ano meron sa amin. Ivana was just showbiz and all. Kasi syempre, ayaw mong idiretso sa kanya. Kasi it's not about Claire. It's about Ivana. Tinago ko yun. Sinabi ko yun kay Claire na it's just showbiz. So, maintindihan mo na masasaktan yung tao. I'm completely aware that time that it's a mistake. Pag mahal mo yung tao, mahal mo yung tao. Pag may nararamdaman ka sa tao, may nararamdaman ka sa tao. Yun, nangyari to, and then it's a way for God to let me clean a lot of things with all the attention from people. Mahirap mag-isip ng maayos. Yun, things happened. I decided to cut things for Claire. Kumbaga, tinutulungan ko nga siyang maging better version ng sarili niya. From that time, was just Ivana all throughout. Ivana all throughout, na kahit na hindi nagre-reply minsan si Ivana, I'm excited to always say good morning and to always say good night. Or I'm excited to always tell her that don't skip meals and all. Na kahit hindi mag-reply, maintindihan ko. Kasi siyempre ganun eh. Kumbaga, what I felt for Ivana is not about what she made me feel. It's about my personal feelings for her. It's about that it's because I decided to love her. I decided to pursue things for her. It's not because of the hype. It's not because dahil ginagamit ko siya. No, never kong inisip na ginagamit yun. Kasi kung ginagamit ko siya, guys, I never told Ivana, alam ni Ivana, and I never told Ivana to post something about the flowers. I even get the
the private na gagawa ng flowers para talagang sigurado na hindi lalabas tong ganitong klaseng action ko. Ayoko malaman ng media or social media, ayoko malaman yun. Kasi gusto ko yung mga yung personal actions ko towards Ivana is just low-key. Ayoko na malaman ng tao yun. Kasi hindi naman kailangan malaman ng tao kung ano talaga yung ano eh. Kung ano yung gusto kong mangyari or yung gusto kong mangyari sa nararamdaman ko for Ivana. I want to keep it low-key. So I was continue pursuing Ivana and all. We're good that time, we got a reply. And then I think there was a time na parang I just needed a lot of attention. Because I remember the time that I had this 2-week anxiety na issue. Ivana was just too busy that time. Ivana is not a cell phone kind of girl. Hindi siya yung parang gusto niya yung ever personal. Which is sinabi naman niya yun, na pag-uwi or if ever. Yeah. So naintindihan ko yun. And then, wala akong kausap. And then, as a single guy, or ano, alam ko mahal ko si Ivana. Alam ko may nararamdaman ako kay Ivana. That time, I called Claire. So, nag-usap kami. And I was drunk that time. I just said that, you know, deserve a guy that will understand you and all. Deserve this and that. You're a great person and all. So, nagulat ako kinabukasan, like, she misinterpret niya yung anong sinasabi. I told her, sinabi ko yun, because I want to be a great friend of yours. Kaya ako nag-advise. Yun pala, ang iniisip niya is, akala niya yung sinasabi ko is, ako yung guy na nire-refer ko dun sa sinasabi ko. Which is hindi. Of course, nagkaroon na naman ng commotion. Never ako nang gamit ng tao para lang, what? Para sumikat. Well, I know people followed me. It's not mainly because of Ivana, but people followed me because of what I do. What God has given to me. Bago niya ako in-unfollow. I never messaged her for 1 week. As a CEO, marami din akong bigat. And then that time, sinubukan talaga ako last week. It's because of this stupid business war. I never messaged her. Kasi andun yung siyempre parang sana man lang kumustahin niya ako sa nangyari sa akin. Hindi ko naiisip yung mararamdaman ni Ivana. O bakit i-message mo lang ba ako pag positive ka? Paano pag negative ka? Parang ganun. Hindi mo man lang naiisip yung nararamdaman ko kung nung hindi ka nag-message, na you sudden ghosted me. Nag-unfollow si Claire kasi hindi mo rin maintindihan kasi si Claire minsan eh. And then si Ivana, she unfollowed maybe because of what happened. Na alam mo yun, what I made her feel that time na hindi ako nag-message for 1 week. Really, Ivana was really she knows that I love her. Kung meron mang totoo sa lahat ng totoo is yun yung nararamdaman ko sa kanya. That's it. Kumbaga, kung ano yung naiintindihan nyo, yun yun. The mistake was from me. There's a reason why it happened in that moment, and then I mishandled it. I understand. Sino si RN? Ay, tanong pa ba yun? Happy to girl. Sino si RN? Ba't di mo masagot? Gusto mo masagutin ko para sa'yo? Next question, guys. Sino yung mas ma-arte? Ay, ba't di mo sinagot? Bala ako nga dyan. Patay ako yung sagot. Sagutin ko. Ano? Kung sino siya. Sabi mo sino siya, di ba? Hindi ko naman tinatawag kung sino siya. So, kaya ka ba na yung sabihin? Yung nasabi ko, ito si Lulu. Yung nasa natin. Bakit shy ka? Hindi ako shy. Nano lang ako, syempre. Ano? Alam mo na, yung kanina. Sige, ikaw. Next question. Katulad ka lang pala ng mga ibang mga lalaki. Iniwan ako, katulad ka lang pala ng mga ibang mga lalaki. Ngayon lang ata ako nag-live after so long. Tapos, nagre-request yung isa. Parang sabi niya, ate, mag-live ka naman. Kapalang mukha ako. Sister ba kita? Sister F? Nagpapapansin si Hash, wala kasi mukha pansin sa kanya. Paano? Na-request ka? Girl, hindi kita makikita. Ang dami nagre-request. Tsaka ang daming nanonood. Hey guys, bakit wala po kayo? Loko to ah. Matinding tanongan agad ang gusto nyo ah. Bakit na wala akong jowa?
Wow! Oh, wow. Hello? Ano? I think like this way. Wala. So, nagtatry kami mag-live together. Hide live. Bro. Let's go, girl. Girl! LDR tayo, girl. Hindi ko makakain ng dog. Bro. Ganun yung ilong. Girl. Huwag ka naman. Bakit ka sasana? It's a baby to the girl. Alam ko ni Monique na, but I'm here. I promise. Hi. Okay, kung may mga questions kayo para sa amin, just comment this. Siyempre, parang tagal namin hindi nakakapag-live. Buwana. Ilang araw. Iniwan ako. Katulad ka lang pala ng mga ibang mga lalaki. Pag masaya ka, kapag nag-enjoy ka na, biglang naalis. Boom! Wala na. Hindi na kayo tayo jo-join. Iniwan ako. Hide. Hide mo na.